Ginalang uli natin itong palay. Ano na ito ngayon? 74 days. Ayan, ganyan na itsura niya. Halos ganito na siya. May laman na halos yung dulo. May laman na yung dulo niya. Huling kuha ko dito, ano pa lang nun, 63 days. After 11 days, ganyan na itsura niya. Mga 2 weeks pa to. Mga 2 weeks pa. Talagang mapula na yan. Halos mapula na lahat yan. Mga after 2 weeks. Ganyan na magiging itsura halos niyan. Ito. Halos ko na to. Anihi na. 2 weeks. Mula ngayon. Siguro mga ano to, mga March 7 ganyan. 7 hanggang 10. Yan ang pinakamatagal nun. Haanihin na yan. Yung presyo ng palay kung ngayon na ani yung mga panahon na ito, medyo mahal. Mahal ang palay ngayon. Yung ganitong palay na binhi, pagka mapulang-mapula talaga siya, 20 raw ang presyo nito ngayon. Kung ngayon tayo aani yung mga panahon na ito. Siyempre, mga 2 weeks pang makakalipas. Baka umabot pa naman tayo sa 19, 1850 o 19, ganun. Baka umabot pa tayo sa presyong medyo maganda-ganda.
Medyo hindi maganda panahon ngayon. Maulap. Sa isang araw, patutuyan ko na ng tubig to. Patubig pa. Patutuyan ko na siya at makatigas yung lupa. Yung medyo maraming naisabog na pataba. Ganyan yung itsura niya. Oh. Maberde pa. Ito yung mga lugar na maraming naisasabog na pataba. Nauudo-doble-doble. Sabi ko nga, pag maraming pataba, medyo nadami ng sabog, lalo na pag may halong urea, nalilate siya, nalilate ng pagpula, hindi ka mukha nung iba na ganyan, halos mapula na yan. Pag nadami ka ng sabog ng pataba, ayan, ganyan na nag-iitsura. Medyo late na yan. Malilate na yan halos mga 5 days. Kung ganyan. Kaya maganda yung sinabog na, isabog kong pataba nung huli. Na purong 3-14 eh. Konti lang naman yung mga ganyan. Sa mga gilid na ng pilapil yan. Hindi naman halos ganyan. Ang itsura halos puro ganito na. May mga ilan na ganyan, mga pulo-pulo. Late na yan sa pagpula. Sasabi din naman yan, medyo ang magiging itsura niyan, yung ibang mapupula na nanaw ng ganyan, medyo matutukol na yan. Iba namang mga nahuli. Pag inana yan, ang mga itsura niyan, ganito. Meron pa siyang ilang berde. Siyempre, hindi na pwedeng papulahin ng todo yan pagka talaga marami na halos yung mapula. Kaya ako minsan, hindi na iwasan. Pag pinaani, medyo may berde pa. Gawa ng mga ganyan. Hindi talaga nawawala yung mga ganito. Nalilate. Kapag mamasan mo talaga yung butil niya, busog na busog. Matimyas. Kaya gusto ng mga buyer to yung mga ganitong variety. Ganitong binhi na hybrid. Ma-recover sa bigas to, kaya gusto nila to. Sa maganda bigas niyan, buong buo.
Kaya gusto nila yung mga ganyang variety, kanyang klase na palay. Mas mahal to kaysa sa mga ordinary na mga binhi. Itong jackpot, medyo mahal to. Kasi nga yung bottle niya, busog na busog. Ngayon pa lang ako nagtanim nito. Pero matagal na lumabas yung binhi na to, siguro mga pantatlong ano na ngayon to. Sakahan. Yung binhi ko dati puro 2096 na longping. Eh nagsiyempre nagbago naman tayo ng binhi, sinubukan natin to. Kasi marami nagsasabi na malakas umahan ito. Kaya sinubukan natin. Malalaman natin kung talagang malakas saan eh. Wala na tayong ano ah. Wala na oras. Sana hindi mag-uulan. Delikado yung palay natin pagka umulan. Di baling uulan, huwag lang hahangin ng malakas. Delikado pag ganitong nahahangin yung palay. Yan, posibilidad na dumapayan pag nahahangin. Kaya sana hindi humangin. Wala pa sanang bagyong dumating. Para maani ng maayos to. Sayang kasi pag nabagi ganyang klase ng palay. Talagang ano na yan, maraming masisira. Okay, hanggang dito na lang muna uli. At memory full na. Marami kasi yung video, hindi ko nabubura. Puno na aking memory storage. Okay.